Mami Alfie and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, ay share ko naman sa inyo ang 3 easy steps or 3 easy ways para hindi makaramdam ng gutom or 3 easy tips kung paano ang gagawin kapag nakaramdam ng gutom at ayaw pang kumain. Diet. More than half of my life ay nagtatry na ako na mag-diet. At ito na yung mga tested and proven ways ko na ginagawa kapag nagugutom ako and ayaw ko pa talagang kumain. Ito yung mga ginagawa ko at talaga naman na masasabi ko na ito na yung mga effective para sa akin and i-share ko nga sa inyo kung ano nga yung mga yun. Yan. Sabi ko nga, halos 10 years old pa lang ako, nag-start na yata ako mag-isip na mag-diet. So, 29 na ako. So, more than 19 years na ako nagda-diet before and kasi nga 10 years old, meron akong bullying story, nabully ako noon and ilalagay ko na lang yan yung link nito nung video na yon dyan. At kung gusto nyong malaman yung story ko na yon, ayan, watch nyo yung video na yon. Step number 1 guys ay drink plenty of fluids. Tested ko na yan, proven ko na yan na dapat talaga ay uminom ka ng maraming tubig. Alam nyo ba guys, more than half of the percentage of our body is made up of water. So imaginein mo yon, halos kalahati ng katawan mo ay gawa sa tubig or made up of water. So kapag nakaramdam ka ng gutom guys, pwede na hindi ka naman talaga nagugutom. Pwede na nauuhaw ka lang or kulang ka lang sa tubig. Kaya kapag nagutom ka, make sure na uminom muna ng tubig at huwag munang kumain. Tsaka dapat talaga na within the day, makakonsume ka ng at least 2 to 3 liters of water a day. At para rin maiwasan mo na mapakain agad at kumain agad. So make sure na ikaw ay hydrated every day at lagi uminom ng tubig. Need I say more pa ba? Ang water ay isa sa mga basic na pangangailangan ng tao. Kaya naman napaka-importante na uminom ng maraming water. Bukod sa hindi ka kaagad magugutom ay mapa-flush out din ang mga toxins mo sa katawan. Mapa-flush out ang mga waste at ang mga toxins mo sa katawan. Maganda ang glow ng iyong skin kasi nga hydrated ka and many more. Kung naboboard ka na sa water, kunyari natatabangan ka naman, meron ako mga i-recommend sa inyo na inumin na pwede nyong damihan din ang inom at zero calories ang mga ito. Ang tubig kasi guys, zero calories yan. So kahit unlimited mong inumin yan, ay hindi ka tataba siya. Hindi ka natataba, ang dami pang health benefits sa katawan mo guys kapag ikaw hydrated. So aside from water, pwede din naman ikaw na mag black coffee kasi yung black coffee lang, zero calorie din yan. So, pwede kang uminom yan kung ikaw ay nagugutom. Tea, yan, chaa, zero calorie din yan. Yung mga chaa or yung mga tea bag, yung mga pinakulong dahon-dahon, ayan, zero calorie din yung mga yan. So, kung ikaw ay nagugutom, matay pang kumain, pwede ka rin naman uminom nung mga yon, zero calorie yung mga yon. So, safe siya. Another way of drinking water. Hindi naman porkit sinabing water lang, eh, pwede din naman na yung mga yun ang inumin. Or, pwede din naman kasi guys, na yun nga, sabi ko nga, kung kulang ka sa tubig, dehydrated ka. So, pwede din naman na kapag nagugutom ka, ang gagawin mo ay uminom ka ng tubig na may salt. Yan. Mag-pinch ka lang ng salt sa iyong water, haluin mo, and then yun, inumin mo. Isang way din yun to ease your hunger and para mawala din naman ang iyong gutom. Step number 2 guys ay drink apple cider vinegar first thing in the morning. Lagi kong sinasabi sa inyo guys, itong apple cider vinegar ay malaki ang naitulong sa aking weight loss journey. And paulit-ulit kong sasabihin sa inyo guys na
Ang pag-inom ng apple cider vinegar ay napakadaming health benefits at weight loss benefits. Kakatulong ito dahil na appetite suppressant ito. So, hunger suppressant din ito. So, nakakawala talaga ito ng ganang kumain. Hindi ko na i-elaborate pa kung ano pa mga weight loss at health benefits ng apple cider vinegar kasi na-discuss ko na yan sa isang separate video. At ilalagay ko na lang yung link tong video niyan dyan. Kung gusto niyong mapanood yung health and weight loss benefits ng apple cider vinegar, ayan, lalagay ko na lang dyan. And sa description box. So, ang apple cider vinegar, guys, ang dami pa rin ang tatanong kung paano nga ang tamang pag-inom nito. So, pinaka paganda siyang inumin on an empty stomach. So, kailan ba empty ang iyong stomach? Siyempre, pagkagising mo sa umaga. So, first thing in the morning, pagkagising mo, 1 to 2 tablespoons, mix po siya sa isang baso ng tubig, at inumin mo siya on an empty stomach. Pwede din siyang inumin, guys, before meals. So, 30 minutes before meals, inom ka ng apple cider vinegar. Bukod, guys, sa madali kang mabubusog, ay talaga namang nakakawala din talaga siya ng appetite sa pagkain. Tip number 3, para hindi agad magutom at hindi makaramdam ng gutom, guys, ay keep yourself busy. Kasi, guys, alam nyo ba na kapag nakaramdam ka ng gutom, pwede din naman na nanaboboard ka lang. Pwede din naman na naiinip ka lang. So, baka akala mo nagugutom ka talaga, magagrab ka na ng snacks mo. Yung pala, naiinip ka lang talaga, wala ka lang talagang magawa, kaya naisipan mong kumain. So, kapag nagugutom ka, guys, ay kunyari wala kang magawa, tumayo ka, lumabas ka ng bahay, maglakad-lakad ka, or kung nasa office ka, pumapasok ka sa work, tumayo ka sa iyong desk at maglakad-lakad, pumunta ng CR, ganyan. At wag munang kumain. Pwede mong gawin, tumayo ka. Sabi ko nga sa step number 1 or sa tip number 1, uminom ka ng tubig muna. Tapos, kapag nakainom ka ng tubig, maglakad ka, makipag-usap ka sa ka-opisina mo. Or kaya naman, guys, ito, hindi ko alam kung anong scientific explanation ito, pero ito kasi ginagawa ko din siya, guys. Ayan, kapag nagugutom ako, guys, alam nyo ba, ang ginagawa ko, nag-toothbrush ako. Hindi ko alam kung ako lang yun, ha, pero pag ako kasi, guys, nagutom ako at nag-toothbrush ako, nawawalan talaga ako ng gana kumain. Kasi ako, guys, kapag once na nag-toothbrush ako, yung feeling mo na yung parang yung mental feeling sa bibig, ayan, yung parang yung, para sa akin na, yun yung nakakawalang gana kumain talaga. And nakasanayan ko na siya na if ever bagong toothbrush ako, hindi talaga ako kaagad kumakain. Kaya if ever ganyan, nagugutom ako, ay nag-toothbrush nga ako. So yun, yun lang naman yung 3 easy steps para hindi agad makaramdam ng gutom, or 3 easy steps para 3 easy ways na gagawin kapag ikaw ay nakaramdam ng gutom at ayaw mo nang kumain. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye!